Hi and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm gonna show you a tutorial wherein if you are wondering kung paano ginagawa yung mga tulo effect like this or what we call dripping effect. Yan, on how to cartoonify your image para magmukha siyang more cartoon, para maging icon siya. So if you want to have a picture like that for your profile or whatever, kung saan mo siya gagamitin, well, this video is actually for you. Yes, for you. So before that, you have to have PixArt application na available po sa Android and iPhone and very madali lang po siyang gamitin. So, habang ini-install mo yan, kung wala ka pa nung application na yan, make sure to like and subscribe on my channel and mag-comment ka na rin if you want to know more about PixArt. So, let's now proceed to the video! First step guys, go to your PixArt application and meron kang makikitang plus sign sa pinakababa. Click on that and para mag-appear yung selection ng photo sa pinakataas. Once na makapili ka na ng picture na i-edit mo, kung mapapansin nyo, merong mga selection dyan sa baba. Second step is click on cutout kasi tatanggalin natin yung background, kukunin lang natin yung image. Kung gusto mong mapadali, merong automatic cutout si PixArt. Click mo lang yung image ng tao, automatic magre-red yan. And mawawala na yung background. Pero kung hindi ka pa happy sa result ng cutout, pwede mo siyang i-manual. Kung mapapansin nyo, meron dalawang icon dyan. Yung paint brush and yung erase button. So para magawa mo siya carefully, especially dun sa mga pinakamaliliit na details, you have to use your two fingers to zoom in bago i-apply. Whether it's paintbrush or erase button. So this time, pinapakita ko sa inyo kung paano nagwo-work yung erase button. So once happy ka na sa result ng gawa mo, click mo lang yung save button doon sa pinaka upper right area. Automatic babalik siya sa pinaka main setting. This time, select mo naman yung effects. This time guys, it's up to you kung ano yung gusto mong maging result ng effects mo. Pwede kang maglagay ng isang effect, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. Depende sa creativity mo and depende sa resultang gusto mong makita. Pero this time, ang ginamit ko is yung Badlands. If you want to adjust the effect, pwede po yun. Click mo lang yung tatlong button dun sa icon and then makikita mo yung fade. Yan yung percentage kung gaano mo siya kagustong applyan ng effect. Dito guys, isang effect lang ang pinakita ko. Pero dito sa kabilang video na ito, ito yung sinasabi ko sa inyo, pwede mong gawing tatlo yung effect. And dito nyo rin makikita kung paano ko ina-adjust kada isang effect. This time, first selection ko is yung effect sa magic na undead. In-adjust ko siya ng nasa 90% lang. The reason why I am showing you this is para magkaroon kayo ng option kung gusto nyo ng animated or cartoonify na image or yung medyo realistic na image. Second effect na in-apply ko is yung Badland, which is in-adjust ko rin ng 90%. And yung last na effect na in-apply ko is yung sa under ng FX na HDR. So once happy ka na sa result, click mo lang yung next button sa pinakataas and then automatic mapupunta na siya sa gallery mo. Third step, punta ka ulit sa PixArt, but instead na mag-select photos ka, baba mo lang ng konti and makikita mo dun yung mga color backgrounds, select mo yung white. Then click mo yung selection na add photo and hanapin mo yung photo na ginawa mo. This time, depende pa rin sa'yo kung ano yung adjustment ng size na gusto mo. Next step, ready na tayo maglagay ng dripping effect. Ito pwede to guys, nakunin mo sa PixArt, under the selection ng stickers, pwede mong i-type doon, dripping effect, maraming lalabas doon. Importante, naka-white background siya. Or kung gusto niya naman, pwede kayong mag-Google and i-save photo niyo yun. Basta yung dripping effect is white color background din. Okay? So this time, nakapili na ako ng black drip na i-apply ko. So dito guys, you must be careful na sakto yung ilalagay nyong black drip sa left and right image para mukhang makatotohanan naman siya. So pag okay na yung pagkakalapat nyo, click nyo yung blend button. Since white background siya, i-click nyo lang yung choice na lighten. So after nyan guys, click apply pagkatapos na yung pagkakalapat nyo ng drip.
So, yung next step, guys, is depende na sa creativity mo kung ano yung gusto mong maging resulta ng image mo. Meron dyang selection na stickers, which is pwede kang mag-type or pwede kang maghanap ng kahit na anong design na gusto mo. Depende kung kaya ni PicsArt. And then, pwede rin naman yung brushes. Yung brushes na yan ay may iba't ibang designs na pwede mong ilagay sa paligid ng photos mo or sa top ng photo mo, sa may bandang head. Anywhere you want. And pwede mo rin ulit lagyan ng effects. Kung gusto mo pang dagdagan ng effects yung photo mo, depende sa'yo. Basta kung gusto mo ng adjustment, click mo lang yung tatlong button na yan. Makikita mo yung mga adjustment dyan para ikaw mismo mag-create ng photo na gusto mo. So this time guys, ipapakita ko lang sa inyo yung sample ng brushes na sinasabi ko na merong maraming designs at gagamitin ko siya doon sa photo ko. Kapag napilay ko na yung design, itatap ko lang siya or ibabrush ko lang siya anywhere doon sa image. And also kahit pagano pa siya karami. So once you're done, click on the apply button doon sa taas and then next and then save para mapunta sa gallery. Hi guys! So that ends our video. So, kung makikita nyo, very easy lang siyang gamitin. Pero, you know what? Isa lang yan sa mga bagay na kayang ibigay or kayang gawin ni PicsArt. Meron pa siyang maraming effect, marami pa siyang kayang gawin. And, isa pa sa mga the best siyang gawin is, kasi kumbaga ang PicsArt is parang all-in-one package na siya. Kumbaga sa Kepes, 3-in-1 package na siya. Kasi merong mga application na ito lang yung kaya niyang gawin and then itatransfer niya siya sa kabilang application para makuha mo yung gusto mo. Pero, pagka kay PicsArt, parang nandun na lahat. Katulad ko, halimbawa, yung thumbnail ko, meron ako mga ginagamit na application pero depende sa trip ko kung anong gusto ko, kung anong gusto kong makita. Pero si PicsArt, binibigyan niya na sa akin lahat yun. So, kung gusto ko ng mga thumbnails, kay PicsArt na ako gumagawa. So, kung gusto niyo pang malaman, guys, yung mga iba pang kayang gawin ni PicsArt, like yung mga smoke effect. Actually, pwede niyo nga gawin kahit na ano eh, na parang kung ano yung trip niyo, kung i-expand niyo yung creativity niyo, kaya niyong sabayan si PicsArt. So, kung gusto niyo pa ng ibang videos regarding tutorial about PicsArt, please leave a comment down below. So, yun lang guys. Masyado na ako maraming sinasabi. Don't forget to like this video and share this video to your friends kung nagustuhan mo tong video na to. And most importantly, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Taray, main channel. Sa aking channel, Chai TV. So, see you on the next one, guys. Peace out.